on air and online. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Kainan tayo, guys. Pakinabangan po nawa natin ang ating gagawing mahalagang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa po na aming ipaglilingkod sa inyo ay may kinalaman sa isang panawagan. Ang panawagan, gaya po ng ating nalalaman, ay karaniwan ang ginagamit kapag mayroong importanteng mensahe na nais ipaalam sa mga kinauukulan. Ginagamit din po ito sa pagbababala kapag may nakaambang kalamidad o sakuna. May mga taong kaya napapahamak ay dahil po sa hindi sila nababalaan o kaya po ay mali o kulang ang impormasyon na kanilang tinanggap. Kaya hindi po sila ganap na nakapaghanda. Ang iba naman po, at ito naman po ang karaniwan, ay dahil sa pagwawalang bahala o hindi po naniniwala sa nasabing babala. Upang wag mangyari sa sino man po sa atin ang gayong kapahamakan, ituon po natin ngayon ang ating pag-aaral sa isang napakahalagang panawagan na mula po sa ating Panginoong Diyos. Uulitin po namin, ang panawagan ito ay mula o galing sa ating Panginoong Diyos at malinaw na mababasa po natin sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Kanino po nananawagan ang ating Panginoong Diyos? At ano po ang kanyang panawagan? Pakinggan po ninyo sa awit 49:1-2. Tingin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. Kanino po nananawagan ang ating Panginoong Diyos? Sa lahat po ng uri ng tao. Wala pong exempted. Wala pong itinatangi. Ano po ang katunayan nito? Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, tingin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ang wika ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkakasama. So magatwid, ang panawagan ito ay pambuong daigdig. Bakit po nananawagan ng ating Panginoong Diyos sa lahat? Ano po ba ang isa sa mga nais ng ating Panginoong Diyos na ipabatid sa tao? Pakinggan po ninyo itong nakasulat sa Isaiah 24:1 sa unang bahagi. Ituloy po natin sa talatang 3. Masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Mawawasak ang daigdig at wala ng pakikinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Ano po ang isa sa dahilan, mga mahal po naming mga kababayan? Kaya nananawagan ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng uri ng mga tao upang ibabala ang gagawin niyang pagwasak sa daigdig. Kailan po ito magaganap? At paano po ito mangyayari? Pakinggan natin sa 2 Pedro 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhupo at ng paglipol sa mga taong masama. Tatapuan darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugo. At ang mga bagay sa langit ay mapupungaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pa
sa daigdig sa araw po ng paghuhukom o sa ikalawang pagpagito po ng ating Panginoong Heso Kristo. Paano po ito mangyayari? Ang sabi po sa talata, ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam ang wika na kasabay ng malaking ugo at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa mga tweet, mga mahal po naming mga kaibigan at mga kababayan, isang nakapangingilabot na sunog ang magaganap sa araw ng paghuhukom. Walang ligtas na dako na maaaring takasan o mapagtaguan ang tao. Masusunog po ang buong mundo. Bakit po pinasyahan ng ating Panginoong Diyos na wasakin ang daigdig na ito? Ano po ba ang naging larawan ng mundong ito sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo at babasahin natin ang nakasulat sa Isaiah 24:5-6. Ang daigdig na ito ay magiging karuman-duman. Dahil sa mga taong may maruming pamumuhay, mga taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang sumpay daranasin ang daigdig at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan at ilan lamang ang matitira. Ano po ang naging larawan ng mundong ito? Sa paningin po ng ating Panginoong Diyos, kaya niya pinasyahan ito'y wasakin. Ang sabi po sa ating binasa, ang daigdig na ito ay magiging karuman-duman. Ano po ang dahilan? Ang sabi pa, dahil sa mga taong may maruming pamumuhay, mga taong lumalabag anya sa tuntunin ng kautusan. Totoo po ba, mga mahal po naming mga kaibigan at mga kababayan, ang mga pahayag na ito sa pangyayari? Totoo po. Ano nga ba ang nababasa at narinig nating ipinabalita araw-araw sa mga pahayagan, sa radyo at sa telebisyon? Hindi po ba ang iba't ibang karumal-dumal na krimen? Halimbawa ay ang pagnanakaw, pagpatay, rape, kidnapping, at napakarami pa pong iba. Tandaan po natin, mga mahal po naming mga kababayan, ito ang dahilan kung kaya pinasyahan ng ating Panginoong Diyos na wasakin ang daigdig na ito. Maaaring sabihin po ng iba, eh hindi naman tumitigil ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno ng iba't ibang bansa para solusyonan ang mga karahasan at lunasan ang kasamaan. Eh maaari pong totoo yun. Subalit, kaya pa kayang lunasan ng mga ito ang masamang kalagayan ng daigdig upang ito po ay masagip sa tiyak na pagkawasa? Pakinggan po ninyo dito po sa Isaiah 24:19-20. Ang daigdig ay tuloy ang mawawasa. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Tulad ng lasenggo na pasuray-suray at kukong maliit na hahabay-habay. Sa bigat ng salang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sa daigdigan at di na mababon magpakilanman. Ano po ang tinitiyak sa atin ng Biblia na mangyayari sa daigdig na ito? Ang sabi po sa talata, ang daigdig, ang wika, ay tuluyang mawawasak. Ano lamang po ang nakakatulad ng daigdig na ito sa kasalukuyan? Ang sabi po, tulad anya ng lasenggo na pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Kaya pa kaya lunasan ng tao ang masamang kalagayan ng daigdig upang ito'y masagip sa tiyak na pagkawasa? Ang sabi, sa bigat ang wika ng salang ganyan tinataglay, tiyak na babagsak ang sa daigdigan at hindi na ang wika pabangon magpakailanman. Kaya ano po ang ibinabadya sa atin?
sa lahat ng taong masama sa araw po ng paghuhukom. Magtatagal pa ba ang ipinabala ng ating Panginoong Diyos na pagwasak sa daigdig at pagpaparusa sa mga taong masama? Hindi na po, sapagkat sinasabi po sa Ezekiel 7:5-8 ang ganito. Ipinasasabi pa ni Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas, ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa itoktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking poot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Mga kaibigan at mga mahal po naming mga kababayan, baka po maitanong ng iba sa inyo, kaya ba nilalang ng ating Panginoong Diyos ang tao ay upang lipulin at parusahan lamang? Pakinggan po ninyo ang kasagutan dito po sa Ezekiel 18:32. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik-loob kayo at kayo'y mga buhay. Mga kababayan at mga ginigilo po namin sumusubaybay, papapansin natin sa mga pahayag dito ng ating pong Panginoong Diyos na mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos ang tao. Ang Panginoong Diyos kasi ang lumalang at may-ari po sa tao. Ang Panginoong Diyos ang may malaking puhunan sa tao. Kung ang ating Panginoong Diyos ay makatarungan, ay gayon din naman napakabuti at napakabait ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga bago maganap ang itinakda ng ating Panginoong Diyos na kawakasan sa daigdig at ang kapahamakan o kaparusahan ng mga tao na dahil na rin po sa kasamaan ng mga tao sa daigdig, ay ano po ang ipinanawagan ng ating Panginoong Diyos? Nananawagan siya na ang tao po ay magsisi at magbalik loob sa kanya. Ano po ang dahilan? Sapagkat ayaw ng ating Panginoong Diyos ang sino mang tao ay mapahama. Subalit itinuro po ba naman ng ating Panginoong Diyos kung ano ang paraan upang ang tao ay makapanumbalik sa kanya? Opo, itinuro po. Basahin natin ang pagtuturo dito po sa Jeremias 6:16-19. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasi. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw namin dumaan doon. Makinig ang buong sanglibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at yon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, pagkos itinakwil nila ang aking kautusan. Ano po ang ipinahahanap ng ating Panginoong Diyos sa tao? Yun ikang pinakamabuting daan. Ano po ang dahilan sapagkat naroon ang wika, ang kapayapaan o ang kaligtasan ng tao? Subalit, sa halip na magustuhan ng iba, ano ang sabi nila? Ayaw ang wika namin dumaan doon. Ano po ang babala ng ating Panginoong Diyos sa mga tumangging dumaan sa daan na kanyang pinalalakaran? Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang mga taong ito ay mapapahamak sapagkat hindi anya nila tinalima ang mga salita ko o ang kanyang panawagan. Kaya mga mahal po naming mga kababayan, mga mahal po naming mga kaibigan, kung may mga tao mang mapapahamak sa araw po ng paghuhukom, ay wala po silang ibang masisisi kundi ang kanilang sarili.
sapagkat tinanggihan po nila ang kaparaan ng itinuro ng ating Panginoong Diyos sa ikaliligtas. Sa panahong Kristiyano po, itinuro po ba ng ating Panginoong Diyos ang ikaliligtas ng tao sa kapahamakan? Opo, sa pagkasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na paraan upang makabalik ang tao sa ating Panginoong Diyos at maligtas sa kaparusahan? Pakinggan po ninyo itong babasahin natin sa Mateo 7:13-14 sa saling The Living Bible, sa pagkakaliwat na po sa wika natin inyong pakinggan. Ang langit ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng makipot na pintuan. Ang daang patungo sa impyerno ay malapad, at ang kanyang pintuan ay sadyang maluwag para sa karamihan na ang pinili ay ang magaang pagdaan dito. Subalit ang pintuan daang patungo sa langit ay maliit, at ang daraanan ay makipot, at ilan lamang ang mga nakakasumpong nito. Itinuro po ba ng ating Panginoong Hesukristo ang ikaliligtas ng tao? Itinuro po ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang langit ay mapapasok ang wika sa pamamagitan lamang ng makipot na pintuan. Ang pintuan daang patungo sa buhay ay maliit, at ang daan ay makipot. Kailman alin po ang mas pinili ng marami? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang daang patungo sa impyerno ay malawak, at sapat ang wika ang luwang ng pintuan ito para sa marami na ang pinili ay ang madaling daan ito. Bakit po ito ang pinili ng lalong maraming tao? Ano ba ang karaniwang napupuna po natin, mga mahal po naming mga kababayan at mga mahal po naming mga kaibigan, na hinahanap ng maraming tao sa pagreligyon? Ang kumbinyensa sa kanilang sarili, kung saan po sila magagaanan o hindi sila mahihirapan. Ang iba naman po, ang gusto, may reliyon na sila, may bisyo pa. Ayaw po ng ibang mga tao na sila ay natatalian ng mga tuntunin sa pag-uugali at sa pagdadala ng buhay o ng pamumuhay. Kaya doon sila dumadaan sa maluwang na daanan. Subalit, patungo ang wika sa impyerno. Sino po ang pintuan ng daan na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo patungo sa buhay? Pakinggan po natin sa Juan 7:9. Kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Sino po ang pintuan at daanan na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na patungo po sa buhay? Ang ating Panginoong Hesukristo po mismo. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ako ang wika, ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Maring walang magsasabi po na ayaw nilang dumaan at ayaw nilang pumasok sa ating Panginoong Hesukristo. Manapa ang sinasabi pa nga ng iba, matagal na raw nilang ginawa ang pagpasok at ginagawa yung pagdaan sa ating Panginoong Hesukristo. Mga mahal po namin mga kaibigan, paano ba makikilala ang mga taong tunay na dumaan at pumasok sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo at babasahin natin itong nakasulat sa Juan 7:9 sa The Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas.
Ang nagsasalita po sa talatang ito ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang itinalaga po ng ating Panginoong Diyos na maging tagapagligtas ng tao sa araw po ng paghuhukom. Ang ibang mga tagapangaral po ay ipinakilala lamang si Kristo na tagapagligtas. Hindi naman po ipinakilala ang kaparaan ng itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas. Paano po ba maliligtas ang tao ayon sa ating Panginoong Hesukristo? Kailangan po pumasok sa Kanya na pintuan upang mapaloob ang wika sa kawan. Sapagkat si Kristo ang pintuan ng kawan. Mga kaibigan, kung hindi po natin paniniwalaan ang itinurong ito ng ating Panginoong Hesukristo, sino pa po ang paniniwalaan natin? Ang iba, kapag utos ng doktor, ay sinusunod. Walang labis, walang kulang. Kung ano ang nasa reseta, halimbawa ay sinabing take the medicine 3 times a day, every after meal. Yun ang kanyang ginagawa. Bakit po? Dahil gusto kasi niyang gumaling. Ang nakapagtataka po, ang iba ay gustong maligtas. Pero ayaw namang sundin ang ipinagagawa ng ating tagapagligtas na si Kristo na kailangan nasa loob ng kawan. Aling kawan ang kinapapalooban ng mga taong tunay na pumasok at tagdaan kay Kristo? Pakinggan po ninyo, dito po sa Gawa 20:28, sasalin po ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang papanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan? Ayon po sa mga apostol, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo na ito po ang binili o tinubos ang wika ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dahilan kaya po kami naninindigan na ang mga napaloob sa tunay na Iglesia ang maliligtas sapagkat sila ang wika ang natubos o napatawad sa kasalanan. Kung walang katubusan, walang kapatawaran. At kung walang kapatawaran, wala rin pong kaligtasan. Ito po ang dahilan kaya nananawagan ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo na kailangang pumasok ang tao sa tunay na iglesyang tinubos ng dugo ni Kristo o sa iglesia ni Kristo upang maligtas sa araw po ng paghuhukom. Mga mahal po naming mga kababayan,